lang. Ay, dapat mag-hire tayo ng doktor dito eh, no? Oh my gosh! Nakapunta na rin si Crush. Crush, ang kabagaling, ang tagal mo. Ngayon ka lang nakapunta dito. Hello guys, tayo nagbabalik sa panibagong episode ng 3008 dito sa loob ng Roblox. Guys, gusto ko pala muna magpasalamat bago tayo magsimula sa mga lahat po na nag-join sa Lady Sushis at nag-post po ng mga kanilang mga ideas and inspos. Ayan, thank you so much and sana makapag-join kayo sa Lady Sushis Facebook group page, guys. Link in the description down below. Diyan kayo mag-post ng mga creative ideas nyo, inspo nyo na pwede nyo ipabuild sa amin ni Alia sa 3008. At nag-post din kayo dyan guys ng ibang games na pwede po natin laruin. Ang build po natin for today guys ay galing po sa Lady Sushis na group page natin, which is galing kay Nathalie Charisma Liwanag. Ayan, thank you so much for posting sa ating Facebook group page. At ang kanyang suggestion is gumawa tayo ng hospital or clinic. Clinic lang muna guys, masyadong malaki yung hospital. Feeling ko this is a good place to make the clinic guys. Pwedeng ano siya eh, pedia clinic, diba? So parang pambatam. Pero tatanungin ko muna kay Alia guys, ask muna natin siya. Girl, what happened to you? Wait a minute, why you... Bakit? Ba't wala kang paa? Nagbabag. Ano nangyari sa kanya? Naging manananggal ka na. Inisip ko kasi pedia clinic, Alia. Gusto mo dito para parang ano, playground or hindi? Okay, ayaw niya. Gusto niya ng aesthetic clinic, guys. Okay, we're going to the aesthetic place. Dapat medical yung color. Puro medical things yung gagamitin natin. Oh, sige, pwede na dito. So, dito na lang tayo, guys. Since, tinan niyo itong flooring nito. Pa-cross siya, oh. O, diba? Yung mga clinic may pa-cross sign. Ano ba magandang kulay ng clinic? Basta light color lang. So, ano kaya yung mga pwede nating gamitin for the medical things? May stethoscope pa dito, o diba? Wala. So, medyo mahirap to kasi first time namin gumawa ni Alia ng medical-related build. Siguro pwede tayo maglagay ng bed. Pwede rin tayo maglagay ng counter. Mag-check up siguro. Maliit na table. Yung mga gadget ng mga doctor, stethoscope, pang-BP. Wala tayong ganun. So, paano natin gagawin yun ngayon? Kung yan may mga machines tayo sa clinic, no? Meron ako naisip na machine. Information console ang tawag dito. Ayan, o diba? Parang machine siya. Kunyari, parang ano to? Kunyari, ultrasound o, diba? O diba? Panis. Naisip ko yarn. So guys, ito yung una natin gagamitin, yung mga walls. Walls ang gagamitin natin for the exterior. Black walls lang muna. Sa huli na kami magpipaint. So, hindi naman color black talaga to. Marunong na ako magpantay. So meron tayong pa-shape guys. Ganito yung shape natin. Aba, parang medyo malaki to ah. Pwede na siguro tong hospital. Pwede na tong hospital guys kasi ang laki pala nito. Change of plans guys. Hindi na to clinic. So hospital na to. May office tayo dito for consultation. May mga siguro kahit 2 or 3 rooms para sa mga ma-admit na patients, 'di ba? Medyo nasakop namin yung buong square na to. Usually kasi hindi namin nasasakop yung buong square dahil maliliit lang yung mga binibuild natin. Medyo malaki to today. So, flooring muna tayo. Actually, yung flooring, Alia, pwede naman natin kulayan to, 'di ba? Pero dahil gusto namin pahirapan namin sarili, lalagyan namin ng flooring. Importante dito para talaga magmukhang hospital siya. Kailangan may cross sign sa taas. Ayun, mayun. Ito pa, buti nakita ko to. Pwede tayong maglagay ng maraming first aid kit sa hospital natin, di ba? At dahil tapos na kami sa flooring, guys, siguro pwede na ako mag-interior dito para masimulan na dahil medyo malaki-laki to. Guys, medyo matagal-tagal tayo mag-interior dito. Ang laki ng entrance natin, walang pumapasok sa isip ko kung anong klaseng pwedeng i-design. Kailangan pala unang pagpasok mo dito, meron ng information kinemerot, di ba? Para may matatanungan ka kagad. Dito siguro mga plans entrance and then dito yung parang concierge, di ba? Parang sa SM or sa mall. Kapag naliligo tayo, nagtatanong. So, kailangan para makapag-inquire sila na mabilis dito muna. Para maganda sistema natin sa hospital natin. Itong gagamitin ko, guys. Corner desk. Ayan. Diba? Tapos gagawin ko itong color white. Color white para mas aesthetic. Ganito siya, guys. Ayan. Diba? Tapos dito may tao dito. Hello, ma'am, sir. What's your emergency? And of course, dapat may partner na office chair yan. Ito yung step 1, guys. Kailangan mag-inquire ka muna. And then step 2, kailangan ka magpa-consult. And then step 3, kumaad meet ka, gagawa tayo ng rooms dito for the
renovations. Ayan na, nagsisimula na pala si Aaliyah sa roof. So, itong ginagawa ko interior, dito yung waiting area natin. And then, dito may mga kagamitan dito na pwede nalang gamitin. Or parang mga books or magazines para hindi sila masyadong mainit po, diba? Ayun, buti nalang may meron ditong information sign. Saktong-sakto ilalagay ko dito sa may area na ito. Ayan, para, wait, palitin natin masyado malaki. Ayan. Ididikit ngayon natin yan dito sa may information center. Boom! 1, 2, 3. Tapos pwede natin idikit ito sa table siguro. Not sure kung magagawa ko to. Pwede ba idikit sa table na ganyan? Pwede naman. Panis. Let's go. Mamaya na natin kukulayan yung mga walls guys para pare-pare sila. Para aesthetic talaga ang ating hospital, we made the flooring marble. O, diba ang ganda? Wow. Iba talaga itsura kapag marble talaga mga gamit mo sa bahay, no? Mukhang yayamanin. This is the premium hospital. Kailangan mag-hire pala tayo ng doctor, no? Ayan, sakto lang tong room natin para kay Doc dito magpapakonsult kung ano man yung sakit niya. And then, dito yung room for admission ng mga patients. Maganda to naisip ni Aaliyah guys. So, ginawa niya red and white para hospital. Amazing, amazing. Ayan na, so yung labas guys, medyo nakulayan na namin. Color white na siya. Ibang-iba talaga kapag color white yung gamit, no? Ang syala. So, dito na kami sa may cross sign. Buti naman madali lang. Pero yung cross sign namin guys, gagawin namin color red. Haunting sneak peek guys. Ito, nag-aayos ako ng mga laruan dito. Ayan. Para kapag may kasama kayong bata, pwede maglaro dito. Ayan. Di sila maiinip. Di sila magtatantrums. And we are officially done. Ang cute na nagawa namin. Very aesthetic clinic. Ayan. Ito yung pinakalabas, guys. Actually, itong cross, sabi ko kay Aaliyah, baka pwede natin palakihan. Kaso nga lang daw, pag pinalakihan na daw yun, sobrang kakapal. At is cross sign pa din eh. Alam mo ng hospital yan. Dapat mag-hire tayo ng doctor dito eh, no? Wait lang. Si Crush pala, doctor pala siya in real life, no? Tatawagan ko lang siya. Hello, Crush. May duty ka ba? Okay, wala kang duty. Pwede dito ka muna mag-duty sa hospital namin ni Aaliyah. Okay, one day lang. Sige na, please. Kailangan naman ng doktor dito para may customer kami. Please. Okay, guys. Papunta na daw siya. Oh, my gosh! Nakapunta na rin si Crush. Crush, ang kabagaling. Ang tagal mo. Ngayon ka na nakapunta dito. Tingnan mo na. Ano? Ayos-ayosin mo nga yung buhok mo. Ayan, sakto-sakto naman yung outfit niya. Pakihatid na si Doc sa kanyang office, please. Okay, nandun na si Crush, aka si Dr. Crush, sa kanyang office. Mag-interior tour na po tayo, so ito yung ating pinaka-hospital. Ano kaya magandang pangalan ng hospital namin, guys? Comment down below. Okay, so pagpasok natin dito, ang ganda naman ng entrance natin. May mga konting storage tayo dito. Hindi ako nakapaglagay ng books eh, kasi wala kasing books sa 3008, so hindi ko alam kung anong pwede ilagay dyan. Ito mga laruan, guys, para sa mga bata, eh, may playtime table din sila dito. As you can see, marami tayong waiting area dito, kasi syempre, minsan may peak hour tayo dito. Lagi na lang may pasyente, may mga sakit. Of course, may mga waiting area tayo dito. Waiting area number 1 and waiting area number 2. Of course, dito tayo unang pupunta sa may information center. Si Aaliyah muna siguro yung information center natin. Aaliyah, go here in the information center para maayos yung sistema natin. Yes, kasha ka dan. Kaya mo yan. Laki kasi ng palda niya. Sige, crawl ka dun pababa. Okay. Gumapang ka pababa. So, yan. So, dito yung information center. Kaso nga lang, guys, dito sa information center natin, medyo masungit to eh. Pero mabait naman yan, guys. Pwila lang kayo dito and mag-inquire kayo, anong kailangan nyo, ganyan-ganyan, kasyo ganyan. And then, kapag tapos, bibigyan kayo ng number ng ating pinaka-cute na Princess Peach, which is si Aaliyah. So, pwede kayo mag-waiting area dito, pwede kayo magkape-kape, iwan nyo yung anak nyo dito, and then meron din tayo waiting area dito, which is pwede mong sindi yung TV dito, yan. So, grabe, liwanag naman yung TV nito. After the waiting session, pupunta ka na ngayon kay Doc, tatawagin yung number, may papasok ka dito. Eh, bago ka pumasok, pipila ka pa dito. Marami kasi yung pasyente dito. Mayroon pa tayong pila ng mga upuan dito. Hanggang sa dito ka mapunta, ito yung main chair natin. Hello. Hello, Doc. Dr. Crush, umupo ka. So, meron akong ginawa dito para sa ball pin ni Crush. Itong cute rocket na to, pinaliit ko. Tapos ito yung flooring, pinaliit ko din para maging paper ni Crush. Ayan, ganyan yung sign. And then, kung ano yung pwedeng i-reseta sa'yo ni Doc. And may apple tayo dito kasi an apple a day keeps a doctor away. Ayun ba yung kasabihan nun? Di ba may ganun? Sabi ko, upo, hindi. Hindi ganyan. Sige, pwede na yan. Pogi ka pa rin naman. Ayan na guys, nagpakita na si Crush. Gusto nyo ba next time magsalita na siya? O, ilike nyo lang itong video natin. So, after kabigyan or i-diagnose ng ating doctor, si Dr. Crush, yan, nalagay niya sa inyo kung anong gagawin mo dyan. Kung kailangan mo nalang gamot and reseta or kailangan mo magpa-admit. Kasi baka mamaya kailangan mo ma-admit dito. Ma-admit para, ano tawag yun, sa kidney session. Kasi baka mamaya kailangan mo pala magpa-dialysis or magpa-ultrasound, di ba? May mga
test na kailangan gawin sa'yo. So, dito may mga first aid lang tayo dyan, diba? Emergency yan. And then, of course, para sa mga pasyente natin, na loyal patients natin na laging pumupunta sa ating hospital, meron silang mga pagkain at biskuit dito. And of course, water H2O. Eh, maraming salamat, Doc. Ano po ba sakit ko? Pwede ba mapagalangin ang aking masakit na puso na tumitibok-tibok para sa'yo? Cherries. After mo ng office, it's either bibili ka ng gamot. Dito rin sa information center yung gamot natin. Parang pharmacist na rin ng ating Princess Peach. Wow! Ayan pala, may mga patients na tayo. Hello, ma'am, sir. Nandahil kay Crush, guys. Gwapo kasi si Dr. Crush eh. Kaya maraming pumupunta dito sa hospital natin. Kaya, ayan, ako gusto na nalang magpa-admit dito 10 days. Uy! Nakakatakot naman. Ano po sakit niyo? Uy, grabe naman. Sir, parang hindi ka na sa hospital dapat. Doon ka na sa may morgue. Grabe naman to, Aliyah. Okay guys, so pag kailangan mo ma-admit, dito tayo sa may room natin. Meron tayong 3 beds dito, so 3 pasyente lang. Everyday ang pwedeng admit dito. Kapag masyado ng marami, i-admit kayo sa mas malaking hospital. Alright, eto na, may mga medical staff side dito. At guys, nagtataka kayo kung ano to. Guys, oxygen yan. Di ba nagawa ko pa ng paraan? Water bottle yan na pinalaki ko at ginawa kong color green. Di ba yung mga oxygen tank, color green talaga sila, ganyang kalalaki. Ayan! Dun-dun-dun-dun. Ching-ching-ching-ching. Ito yung ano, yung dialysis, ultrasound, may mga machines na pwedeng pang-exam sa'yo. Ayan. Pong 3 pasyente dito sa may ating bed area, please paki-assist na siya, Nurse Princess Peach. Si Princess Peach natin, guys. Nurse na yan, pharmacist. Ay, ako na lang yung medtech dito, guys. Ako yung nag-ooperate ng mga machines. Dahil in real life, medtech talaga ako. Operate kayo yung mga machines dyan. Si Aliyah yung pharmacist, nagabigay ng gamot, at saka nurse, nag-aalalay sa mga pasyente natin. Oh, yung cute naman ng mga patients natin. Ayun, lumaki. Grabe no, pag nandito ko na-admit, lumalaki ka. Tatangkad ka. Oy, hello. Dito yung bedroom, pakikausap naman ng ating mga pasyente. Anong kailangan nila mga gawin? Nabigyan nyo. Oh, Crush? Ah, masakit ka rin nata eh. Yan. Pasok mo si Crush para alagaan ang kanyang mga pasyente. Nurse, Princess Peach, pakialayan lang po ang ating doctor. Binubuhat ni Ali yung pasyente. Saan mo lalagay yan, Ali? Uy. Ay, bakit ba binito yung pasyente? Uy, bakit? Huwag mo papakita kay Doc yan. Naku, baka umalis yan dito. Naku. Kasi Princess Peach dapat tapos sa mental hospital to eh. Ay, sana nag-enjoy kayo dito sa mini hospital natin. At siguro guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dulot kayo enjoy nyo po ating video. Make sure to subscribe, like, comment down below. At saka guys, kung gusto nyo pa kasama si Crush ng mga susunod na episodes natin, like nyo lang tong video na to.